Ayan yung box, nasa gilid ng sapa pala. Gilid pala siya ng sapa. Klarong klaro, klaro talaga mga katiitso. Para siyang siminto. Isang napakagandang area na naman ito mga katiits. Area ng kasamahan natin, kung saan pasok sa history ang site ni Sir. Kaya pinamagatan ko pala itong libingan ng mga sundalong Hapon, Assessment 405. Panoorin natin ang videong ito, kung saan nag-actual survey ang grupo ni Sir. Ayan si Sir, may-ari ng lupa. Mapapansin natin ang plastada sa lugar niya, patag at maraming parang ano ito eh, hindi naman ito niyog, parang palm tree. Pag palm tree mga katits, parang agusan area yan. Dahil napansin ko nung nadaanan ko ang area ng Agusan del Sur, maraming mga palm tree. Ano sa tingin niyo mga katits? Kung mapapansin natin, may nilinisan si Sir sa parting yun. Ayun mga katiits, kung mapapansin ninyo, may parang siminto yata yun. Mamaya makikita rin natin yan, dahil lapitan nila yan. Ayan na nga mga katiits, ang sinasabing dating libingan. Ayun, dating libingan ng sundalong Hapon. Pero ang mga sundalong Hapon daw ang nalilibing nito noong panahon ng World War II, mayroong mga ranggo, kaya ginawa nila ng mga ganitong klaseng design, parang pabox na gawa siya ng siminto at may lapida sa ibabaw or sa gitna sa bandang uluhan. Pag ganitong klaseng mga pagkabaon na inayos talaga, nakasiminto, madalas nakaharap yan sa east or northeast. Itong lapida niya papunta sa direksyon na yon, east or northeast, 36 degree madalas. Lalo na may mga ranggo ang mga Japanese Imperial Army na nilibing sa isang lugar. Maraming mga palm tree. Ayan, klaro talaga mga katiitso. Para siyang siminto. Ayun, may isang area pa silang pinuntahan ni Sir. Palm treehan pala ito. Isa na doon sa nauna. Parang nagkahiwalay-hiwalay ito eh. Ganun pa man, mabibigyan natin si Sir ng kahit mga simpleng idea, kasi si Sir hindi siya treasure hunter at wala siyang idea pagdating sa mga ganitong klaseng sistema. Napanood lang niya ang YouTube channel ko, kaya nagka-interest siya. Pero matagal na ito mga katiits, matagal na niyang napansin at alam na niya ang history sa lugar, kasi tagad yan sila. Pero ganun pa man, hindi siya treasure hunter, kaya wala siyang idea kung ano ang gagawin. Hindi nga siya nagkukay sa area nila, medyo medyo kalayuan doon sa nauna. Parang may dinungawan si Sir sa bandang area sa kabila, sa may sapa. Ito at ang sinabi niya na parang may box na lumabas doon sa may sapa. Ay, bumaba nga sila sa sapa mga katiits. Ayan na, sa sapa nga. Bumaba sila sa sapa. Ayan, sa sapa na sila. May hinahanap si Sir. Ay, doon sa baba. May tinitignan siya sa baba oh. Medyo malaki ang sapa na yan.
parang kung Agusan ito, dugtong ito ng Agusan Mars eh, kung hindi ako magkamali, kung sa Agusan area ito. Ganun pa man, hindi ko alam kung Agusan area ba ito, Agusan del Sur. Uy, ayun mga ka-teach, kung mapapansin niyo no. Ano sa tingin niyo mga ka-teach? I-slow mo natin, dandahanin natin. Ayan. Parang simento na lumutang sa gilid ng sapa. Bundok ito eh, walang kabahayan. Pero klaro talaga na parang may simento, malaking simento na lumutang sa gilid ng sapa. Ibalik natin. I-slow mo natin para mapansin nyo talaga. Ayun o. Ayan. Ano sa tingin niyo mga ka-teach? Nako, kung may laman yan, bibirahin yan. No? Paunahan na lang kasi nasa sapa. Ganun pa man. Nasa sapa. Nako, baka gobyerno, habulin kayo ng gobyerno dyan. Bumalik na sila ni sir. Ang magandang gawin mo nito sir, sa mismong site mong ito, dapat mayroon kang metal detector. Kahit yung mga aabot lang ng mga 10 feet na metal detector, 3 meters, pwede na yun. Ang mga area na may possible target tulad doon sa gilid ng sapa, parang siminto, pwede mong i-detect. Kasi pagtutunog ang metal detector noon, parang kwadradong siminto na sa gilid ng sapa or malapit sa gitna ng sapa. Nako, pero ang problema lang, sobrang laki nun mga ka-teach. Kailangan doon ng marami-raming tao para magtrabaho. Kasi kung isa-dalawa lang, hindi kakayanin yun eh. Matatagalan. Nakalutang pa naman. Nako, makita yun ng mga ibang treasure hunter. Lalo na't may mga malalaking financing. Gabi ang birada nun. Pero pagdating naman ng tag-ulan, tag-baha, malaking posibilidad din na matatabunan ulit yun. Dahil nakalutang na siya, pwede rin. Kaya habang nakalutang pa yung parang kahon na yun, talhan na ng metal detector, i-detect na. Kung may laman, birahin na. Yan ang mapapayong kaibigan ko. Baka maunahan pa kayo ng ibang grupo. Medyo kalayuan din doon sa libingan ng sundalong Hapon, mga sundalong Hapon. Binalikan nila ni sir ang area. Parang dalawa yata ito mga ka-teach. Dalawang parang may mga ginawang kahon style barikada. Ayan yung isa, nilinisan ni sir. Ayan na nga mga ka-teach, ito yung isa. Klarong-klaro talaga. Ayan o. Ang gagawin mo nito sir, tulad ng sinabi ko, gamitan mo ng metal detector. I-detect mo ang mismong ano yung nakaukit, ilalim nito. Pag tumunog, birahin mo na. Kung hindi man, pwede ka ring magtisdig. Kung wala mang laman pagdating ng 7 feet, i-detect mo ulit. Kasi ang ganitong klaseng mga libing or ginawang libingan, tayo-tao lang ito mga ka-teach. 7 feet under. Kung magkaroon man ng replika sa ilalim, dagdag ka ulit ng 7 feet ulit. Suma di total 14 feet hanggang 14 feet lang talaga kung magkaroon ng replika or magpapasunod pa siya sa ilalim. Pero madalas nasa 7 feet lang talaga ang deposito kung may laman siya or sinamahan ng laman. Ganun pa man, paswertihan din at kailangan ninyong magkaroon ng gamit tulad ng metal detector. Pero kung wala talagang pambili, pero imposible. Maraming palm tree si sir. Kaya na yan sir. Kahit yung mga tag 10 feet lang na metal detector.
Yan ang masasabi ko sa iyo bilang kaibigan. May ano pa si Babaw? Parang lapida. May isa pa doon na nilinisan si Sir sa unahan. Dalawa ito eh. Isa na yung doon. At or isa lang. Hindi ko masigurado. Parang isa lang yata mga katits. Ito lang at saka yung may lumutang na box sa gilid ng sapa. Balikan natin. Pursunada ko itong nasa sapa oh. Kasi kung ayun oh. Ayan, yung tinig na nila. Ayan, yung box nasa gilid ng sapa pala. Gilid pala siya ng sapa. Klarong-klaro, siminto ito eh. Okay, yun ang gagawin mo sir. Kailangan mo ng kagamitan para matumbok kung may laman ba ang ilalim niyan. Tulad nito, at saka doon sa box sa gilid ng sapa. Yan ang payong kaibigan ko. Ulitin ko mga katiits, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katiits.